Bunyog, bunyog. Halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. And of course, dapat marunong siya magkapampangan. Matanong ko lang muna, Mayor Go, marunong ka magkapampangan? Magandang umaga po, Senator yes, Rafi, Madam Chairman, Senwin. Ditaklamo po yung aking kapampangan po. Hindi klaro. Hindi po. Konti lang po yung alam ko po. Konti lang po. Okay. Yun nga yun eh. Matagal ka sa Tarlac at nakahalubilo mo yung mga tauhan mo and all of these people that work under you, of course, they speak Kapampangan. And I'll tell you, I lived in Zamboanga only for 2 years, from kinder to grade 1, and yet, natuto ako magsalita ng Chabacano. And it's unbelievable on your part, and you live in that place up to now, and dealing with people, with your staff sa farm mo, at hindi ka natutong magkapampangan. At a very early age, in your case, from start hanggang ngayon, nasa Tarlac ka na ang isa primary language doon ay Kapampangan, and yet konti lang. That's unbelievable. That's very amusing. Tell it to the Marines, sabi pa nga nila. So mamaya po, Madam Chair, yes, marami akong katanungan na sigurado kong pagpapawisan itong si Mayor Go. Bigyan po natin siya ng tissue at saka panyo. Mayor, napakinggan namin yung inyong interview kay Ms. Karen Davila. But I have to ask some of the questions again because it is important that you answer them, Mayor, under oath. Sa sarili nyo nga pong salita, private life ninyo ang mga tinatalakay dito, pero sana rin po naiintindihan ninyong hindi maritesan ang pakay ng Senado. May Pogo mega complex sa likuran ninyo. Nabigo kayong gampanan ang tungkuling bantayan ang bayan ninyo bilang opisyal ng ating gobyerno. Sa halip, napakalalang mga krimen at kung ano-anong kababalaghan ang nangyari dyan at maraming indikasyon na ang rason kung bakit tayo nakarating sa puntong ito ay kayo. Trabaho po naming alamin ang ugat ng ganitong kasahol at organisadong kriminalidad. Trabaho po namin ilabas ang katotohanan dito. And as a fellow public servant, inaasahan kong sang-ayon kayo dito. Ayon po sa inyong interview, hindi ka lumaki sa nanay mo. Nung nakaraang hearing, sinabi niyo po at verbatim ito, quote, ang nanay ko po si Amelia Leal, close quote. And we flashed this video earlier. Sa TV interview, nung tinanong ka ano ang pangalan ng nanay mo, ang sagot niyo po, quote, nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina, close quote. Tama po ito? Ano po? Madam Chairman, opo. Okay. At nakita mo lang ang birth certificate mo noong 2005 dahil ito ang taon ng iyong birth registration, correct? Madam Chairman, unang-una po, hingi po ako ng pasensya po sa inyo nang hindi po ako nakasagot po nung nakaraan po ng hearing. Sorry po kay Sen Win din po. Medyo natakot po ako nung nakaraan kasi hindi po ako sanay na maraming pong tao, maraming pong cameras. Pasensya na po. Opo, nung 2005 po, when I was 19 years old po, hinanap ko po yung birth certificate po sa tatay ko po kasi kukuha po ako ng mga lisensya at passports po hiningi ko po sa kanya. Alright. Sa makatuwid, yung sinasabi mo ay ang pangalan sa birth certificate ay ang iyong birth mother, correct? Yung birth mother na kasambahay na iniwan ka di umano matapos ka iluwal. Madam Chairman, opo. Yung biological mother ko po. Alright, yung biological mother nyo. Mayor Alice, I actually have a copy of your birth certificate at mayroong pangalan dito. Ang pangalan ay Amelia Leal. Ito po ba yung iyong totoong ina? Your Honor, yung ina ko po,
hindi ko po siya nakasama po akong lumaki. Kaya kung ano po yung sinabi po sa akin ng tatay ko po, siya po yung biological ko pong mother. So, yung biological mother nyo ba, itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo? Nakita ko po sa birth certificate ko po, Amelia Leal po, na sinabi po sa akin kasang bahay po nila noong unang panahon po. Teka po, so si Amelia Leal ay yung kasambahay? Amelia Leal po, siya po yung biological mother ko po at siya po yung kasambahay po nila tatay ko po. Okay, so yung biological mother nyo ay itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo at siya yung kasambahay ni na tatay mo dati. Alright. At this point, friends, may I also put on record that the information here is information about an individual who is an officer of a government institution relating to her position, considering that citizenship is a requirement of public office and the position of mayor and is therefore a recognized exception to the Data Privacy Act. Sinabi niyo po, Mayor, na nalaman mo lang ang pangalan ng tunay mong ina nung nakita mo ang birth certificate. So sinasabi niyo, ang tunay niyong ina ay itong si Amelia Leal. Your Honor, opo. Biological mother ko po. Biological mother at kasambahay noon ni tatay niyo. Opo. Sabi po niya sa akin. Sabi po ni tatay niyo sa inyo. May ibang partner si tatay niyo, pero kayo lang ang anak nung tatay at nanay niyo. Your Honor, yan po ang understanding ko po. Yan ang understanding niyo. So presumably, kung may mga kapatid ka, sila'y half-siblings at iba ang nanay nila. At ang nanay nila ang legal wife ng tatay mo? Ang tatay ko po, meron pong tatlong kasama. At yung sa tatlong kasama, may mga anak si tatay nyo. So, half-siblings nyo. Opo, Your Honor. So, yung isa sa tatlo, ang legal wife ni tatay nyo? Your Honor, ay tingin ko po, kasi hindi ko po sila kasama po lumaki. So, pero ang sinasabi nyo, hindi si Amelia Leal ang legal wife ni tatay nyo. Pero siya ay nanay nyo, at siya ay kasambahay ni tatay nyo dati. Yes po, Your Honor. Okay, ito pong problema ko, Mayor. Opa. I also have copies of the birth certificates of Sheila Lialgo and CMN Lialgo. Okay. I note that the information contained in these documents is necessary to present in these hearings for the Senate to properly carry out its authority to conduct investigations and ferret out the truth behind these issues we are confronting, thus constituting an exception to the Data Privacy Act. However, out of an abundance of caution, niredact po namin yung ilang portions ng birth certificates ni na Ms. Sheila Guo at Mr. CMN Guo dahil hindi sila public officers. Ngayon, sa mga dokumentong ito, pare-pareho kayo ng nanay nyo ay si Amelia Leal at ang ama ninyo ay si Angelito Guo. So, sa totoo, tatlo po ba kayong anak ng nanay at tatay nyo? Your Honor, hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate po nila. Kaya wala po akong idea po. Natanong ko rin po sa tatay ko po, after po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa. And he said yes po. Alright, so kinonfirm ni tatay nyo na sina Ms. Sheila Leal Guo at Mr. CMN Leal Guo ay mga kapatid nyo. Yes po, Your Honor. At kinonfirm nila na mga kapatid nyo sila? Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Naitanong ko po sa kanya. Alright. So, base pa rin sa mga dokumentong ito, una yung birth certificate nyo at ngayon yung birth certificate nung dalawang kinonfirm ni tatay nyo na kapatid nyo, paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986, pero siya pa din ang nanay ng kapatid mong si Siemen na pinanganak naman nung 1988?
Your Honor, hindi ko po nakita yung birth certificate po nila at hindi rin po ako yung nag-prepare po. Wala po akong idea po doon sa birth certificate po nila. Madam Chair, pwede makasingit? Yes, Sen. Rafi. Kasi during the last hearing, she did mention na siya po a love child, right? Okay. Pero alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982, Angelito Go and Amelia Leal. Senwin, wala po akong idea po dun sa birth certificate ko po, na hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. You did not prepare the birth certificate. Okay, andun na tayo. Pero at least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo, kasambahay siya. Eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And then lumilito sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ikaw, mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't think so. You bilang nasa public service na holding a higher office at LGU, you would have been curious, di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. I should tell the truth and you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas tong my statement mo. Kasi you should have asked your father, Dad, kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Tapos pa na yung sabi mo na nabuntis lang at pagkatapos nung mabuntis, tumakas na. Umalis na yung nanay mo. Hindi, lumilitaw dito. Nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So you should have asked that. Come on, Dad, give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayura ka eh. Not interested about the history of you and your family. Well, that is very important. Lahat sabi ko nga, tumatakbo ka at nasa public office ka. Diba? So, in your case, hindi niyo pinag-usapan. Are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Para paiksin natin dito, ma'am, Madam Chair. Sa lahat ng mga sinasabi mo, especially dito sa na ikaw ay love child, na hindi pinag-usapan ng tatay mo, everything about your past, you're willing? This is voluntary though, and hindi naman to acceptable sa korte. Para dito lang, para naman to help you at the same time. Kasi kung nagsasabi ka ng totoo, then it will help you na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt ng committee and pwede kang makulong. May hulaanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, bunyog party list ka na. Halika na, bunyog party list ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw, bunyog.